What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy The Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. So, last October 9, inimbitahan kami ng Garayath Concepts sa City of Dreams, Manila para tunghayan ang VR Zone at saka Food Park launch nila doon, which is pinangalanan nilang The Garage. So sa mga hindi nakakakilala sa Garayath Concepts, sila nga pala yung gumawa or creators ng ESGS at saka ng PGF. Kaya kung excited na kayo sa ESGS 2018, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kasi mamimigay kami ng tickets soon. So para hindi nyo ma-miss out, mag-subscribe na kayo. And also, click nyo yung bell button para pag in-upload na namin yung video na yon, yung giveaway, makakauna kayo at mas mataas ang chance nyo manalo dun sa giveaway. So, meron nga launch ng The Garage sa City of Dreams, Manila. So, nandun yung VR Zone and also yung food park nila. So, yung The Garage, pinangalan na siyang The Garage actually kasi dati siyang parking car park, yung parking ng kotse sa City of Dreams, Manila. At kinonvert nila yung place na yon para maging The Garage na may lamang VR Zone and also food park. Actually, unique yung food park nila kasi yung mga stands doon or yung stalls is nasa loob ng bus. So, para siyang yung mga on-the-go foods na nagbebenta sa kalsada. Ganun yung theme na ginawa nila doon sa food park nila. So, maraming mga foods doon. Iba-ibang klase. Filipino, Mexican, Japanese. Meron doon. Ito yung list nga pala ng mga available foods doon sa food park. Kaya kung may favorite kayo dyan, kung mahilig kayo sa ganyang pagkain, syempre, puntahan nyo na yung City of Dreams, The Garage. So, VR Zone naman, partnered siya actually with Bandai Namco from the creators nga of Mario. So, yung Mario Kart VR doon, yung Hospital Terror Escape, and also yung Ski Rodeo is actually from them. Galing yung mga games na yun sa Japan at in-implement nila dito sa Pilipinas para ma-enjoy nyo mga Pilipino. Actually, ako rin kasi Pilipino ako. Yung price nga pala ng mga VR doon is 450 pesos kada tao. Though may package sila ng 1,800 para sa 4 persons. Sa tingin ko yung price na yun is sulit pa rin naman kasi nung na-experience namin lalong-lalo na yung Mario Kart VR, bitin na bitin ako sobra. Parang gusto kong multiple plays bago ko magsawa dun sa game na yun. And also, masaya siya kapag may mga kasama kang mga friends and also yung family mo. So, yung price na 450, sulit siya. Sa Mario Kart, okay na okay nga siya. Sa Ski Road yun naman, para bumaba ka downhill dun sa snow mountain na yun, mararamdaman mo yung mabugan ng hangin sa mukha mo na sobrang lamig. So, nakaka-excite siya kasi nakakadagdag siya sa immersive experience nung larong yon. Sa Hospital Terror Escape naman, sobrang nakakatakot. Actually, nakapikit lang ako habang naglalaro. Tapos, hindi ko na binubuksan yung mata ko pag naririnig ko yung jump scares. So, ayun nga, sulit na sulit yung experience, though medyo pricey nga siya. And also, okay na ako siya kung kasama mo yung family mo, gusto mo kasama yung mga friends mo, or kung may gusto kang ka-date, na gusto mo mag-date kayo doon sa VR Zone. Kasi may kasama din doon food park, so hindi kayo makukulangan. Kasi pag nagutom kayo after, pwede kayo kumain. So ayun nga, nagsalita sila Mr. Tamiya and Mr. Osada dun sa event kung ano yung magiging plano nila for the future dito sa VR Zone sa Manila. And actually, expand daw nila yon sa first quarter ng 2019. Yung mga idadagdag nga pala nilang games dun sa VR Zone is actually yung Galaga VR and also Flying Bicycle VR. So, usap-usapan, maganda daw yung mga games na yon. And actually, Galaga, classic yan sa arcade. So, hihintayin natin yan sa first quarter ng 2019 dahil dun daw nila plano expand yung VR Zone and also dagdagan yung mga foods na available doon sa lugar na iyon. So, magiging available na ang The Garage sa public sa October 14, that's Sunday. So, pumunta na kayo doon kung gusto nyo maka-experience ng mga VR Zone. So, ito yung edited live stream namin nung pumunta kami doon sa City of Dreams Manila, The Garage. So, pinakita ko dito yung VR Zone at saka yung food park. So, ito. Enjoy! We're live here at the City of Dreams Manila. So, guys, unahin muna natin sa mga dito kainan. So, dito guys, may kainan dito. Yung kainan nila is nasa food truck. So, para siyang mga on-the-go na
foods. So ayun, may mga pizza, may tacos. So ikot ko kayo. So mga kainan muna tayo bago doon sa VR. So ayan. So yung mga pagkain na dito, of course may bayad, pero iba-ibang ano siya, iba-ibang menu yung meron dito. Merong mga food na rice, merong ice cream, merong pang-dessert. So ayun guys, meron rin mga Japanese or Chinese food dito. So okay na okay siya. So ayun nga, maraming kainan dito in case na magutom kayo kapag nag-VR. And also may bar din dito kung magdi-drinks kayo or coffee. So ayan dito siya. So guys, naririnig yung action dito. Actually guys, sa mga hindi pa, sa kaka-tune in pa lang, nasa City of Dreams, Manila tayo. So ito yung The Garage. So ayun, naglalaro sila na Mario Kart. So meron dito Mario Kart. Tapos ayan, yan yung naka-VR sila. Ang gamit pala nilang VR is HTC Vive. So mga player to na ano, naglalaro ngayon ng Mario Kart. So tatlo yon. Una yung Mario Kart. Tapos ito yung next. Ang tawag sa kanya is Ski Rodeo. Ski Rodeo, eto. Yeah. So nakayapak sila sa ski. Tapos kailangan nilang manavigate yung ano, downhill. So kailangan nilang iwasan yung mga, what do you call this? Yung mga bato, tsaka yung mga puno. At pakita ko sa inyo yung horror venue. Ano siya? Escape room actually, na horror ang theme. Ito nga pala guys, yung sinasabi kong horror. Ayan. Ayan siya. So ang tawag dito is Hospital Escape Terror. So ayan siya. Ayan, narinig yung may mga sumisigaw na. So yun guys, so maraming nangyayari dito na ano, mga VR stuff. Pero bukod sa VR stuff, para itong para siyang time zone, pero puro VR and also may food nakasama. So ang tawag dito sa lugar nito is The Garage. So ito yung VR zone ni City of Dreams Manila. Kung Mario Kart yung pinaka gustong laro ng iba kasi ano eh, sigat tsaka Nintendo. So yes, tsaka si Mario syempre. So yun guys, if may mga questions kayo about this venue or event, ayun Sir Chad, yan. This event pala is by ano, Gareth Concept. So thank you for inviting us. Ayun nga guys, yung gusto namin ibalita ngayon sa inyo, yung VR zone and also food park dun sa City of Dreams, Manila. So, tingin nyo, pupunta ba kayo sa lugar na yon once na ma-launch na this Sunday, October 14? So, kung oo, ilike itong video na ito. Kung hindi, dislike. At huwag nyo kalimutan mag-comment kung may mga tanong kayo about dun sa lugar na yon. At kung sa tingin ko, kung ano yung gusto nyong ma-experience dun, i-share nyo sa amin dyan sa comment section below.
Kaya kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre, at see you on the next episode.